Ayan, back in again for another video natin ngayon. And for today's video, I would like to share. Kasi minsan kailangan natin ng kausap. Ngayon, gusto ko yung kausap ko, yung hindi nagsasalita. So, I prefer to talk with my phone, with my someone who can take a video. Yung nag-video lang ako para lang mafe-feel ko na yung kahit mag-isa ako. Alam mo yun? Minsan hinahanap din natin yung sarili lang din natin, 'di ba? So yung para hindi rin tayo makasakit ng ibang tao, para hindi rin tayo makakagambala ng mga taong kaibigan natin. We know that they're always there for us. So din natin sila magambala kasi may ginagawa din sila. And today, gusto ko lang ma-feel yung pagiging mag-isa ko and to see the creature kung gaano siya kaganda, yung environment. Hiram ako ng motor sa papa ko para lang pumunta dito sa lugar na to kung saan nag-exercise din ako dito minsan kapag may gana. And for today, nafe-feel ko yung pagiging mag-isa ko. Alam po, kung ititignan mo yung tabi ng lugar na to, bakit ko to napuntahan, is simbahan. So, ginagawa po yung simbahan dito. So, ayun nga, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ilang bagay na ito. Una, gusto ko lang, wala naman siyang bilang, pero gusto ko i-share yung unang-unang bagay na minsan kailangan natin kausapin si Lord. Kasi minsan nakakalimutan na natin siya. So, ngayon, parang nakalimutan ko siya, kaya nafe-feel ko ulit yung ganito, yung mag-isa ko, yung parang wala akong kakampi. Pangalawa, na-feel mo na ba yung parang kaaway mo rin yung pamilya mo? Pero hindi mo naman sila kaaway totally. Yung feeling na parang nafe-feel mo na may expectation sila sa'yo, pero hindi mo siya nagagawa. Nafe-feel ka sa sarili mo kasi minsan feeling mo hanggang doon ka na lang. Pangatlo, na-feel mo na ba yung mga friends mo na parang ayaw kanilang kausap? Yung tipong mag-chat ka sa kanila pero they are not willing to listen to you, pero hindi naman lahat. Pero may mga kaibigan tayong ganun. Eh paano kapag sila yung mga gusto natin kausapin? Diba ang sakit? Nakaka-feeling alone. Na-feel mo na ba rin yung mga tao sa paligid mo? Kahit hindi mo friends, kahit kakilala mo lang, na parang they're looking up to you. Yung buong pagkatao mo, yung bawat galaw mo, tinitignan nila, tama ba o mali? Na-feel mo ba yun? Tapos kapag konting mali mo lang, huhusgahan ka na nila. Na-feel nyo na ba yun? Eh yung sa social media, nafe-feel mo ba yung bawat post mo, yung bawat konting mali mo ng salita, bawat typo error mo, pwede nang mabago yung buhay mo dahil pwede ka na nilang husgahan simula ulo hanggang paa, simula pats mo hanggang ngayon. Panglima, alam mo yung feeling na may boyfriend tayo or girlfriend, sabi natin may mga in relationship tayo, pero minsan nafe-feeling natin na they are busy for their life too. Alam mo yung feeling na busy rin sila sa sarili nilang buhay, kaya hindi ka nila pwedeng mayat maya kausapin. Alam mo ba kung ano yung totoo? Kalaban natin yung sarili natin. Kalaban natin yung overthinking natin. Kalaban natin yung pag-iisip natin. Yung mismo sa sarili natin. Minsan tayo gumagawa ng kalaban natin. Alam mo, kaya naman natin labanan lahat eh. Sometimes, we know how to handle the judgment. Kasi kahit mahina tayo, may nagpapatapang sa atin. May kaibigan, may pamilya at may nagmamahal sa atin. Kaso minsan, hinihiling nating mahalin tayo ng mga taong hindi naman tayo kayang mahalin. Yun naman ang realidad eh. Minsan pinipilit natin yung sarili natin sa taong hindi naman pwede. Diba? Pero, kung kakayanin mo, mag-iisip ka lang na lahat ng ito ay nag-overthinking ka lang. Yung parang OA mo na. Diba parang eto lang, binato ka lang ng bato, pero feeling mo binato ka na ng bahay. Parang ganun ang nangyayari sa atin ngayon bilang kabataan or bilang isang tao. Minsan tayo rin nagpapahina sa sarili natin. Pero ang realidad, kaya rin naman natin palakasin sarili natin, di ba? May Diyos, may pamilya, may love life, may best friends, may friends. Yung mga taong nandyan para sa atin, huwag natin silang ibaliwala.
Kasi habang nakatingin tayo sa malayo, meron sa tabi natin para samahan tayo sa iyak, sa lungkot, sa galit, para intindihin tayo. Kaya mga ka-wonder, etong pag-iisa kong to, gusto ko lang ma-share sa inyo na marami rin ulit akong na-realize na ang life is sobrang ganda, sobrang wonderful. Masabi sa inyo, don't forget to like, comment, and share, and subscribe my YouTube channel is Wonder Vlog, dahil napa-advise lang ako. In-advisean ko lang din ang sarili ko, mga ka-wonder. So, salamat sa pakikinig sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit konti lang. Kahit konti lang, kahit quit lang, okay lang sa akin. Abangan nyo yung aking mga susunod na vlog, dahil may advocacy po ulit kaming i-release at mga ka-collab. Okay? Mwah!